maapila kami ngayon sa ating Pangulo na yung malagim na iniwan ni Mr. Masungsong itong kanyang Memorandum Circular 2018-055 ay gusto naming i-recall nung bagong namumuno ngayon sa NIA. I-recall nila itong 420. 10% increase per annum, ganun lang dapat. Hindi yung 336% ang kanilang ini-increase. Kaya kami nananawagan kay Pangulo na i-recall lahat ng mga ginawang hindi maganda ni Mr. Masungsong, lalong-lalo na itong 2018-005 ni walang public hearing, na gusto naming ma-recall ito at pigilan itong mga electric cooperative na pinipilit yung mga cable operator na magbayad ng 420 pesos na illegal para sa amin. Walang public hearing, illegal po yun. Wala silang ginawang ganun, basta't ito na lang. Ang nangyari po dito, ang paniwala namin, kasi noong August 13, 2018, si General Rio, yung DICT Acting Secretary during that time, ay nakipagpirmahan siya ng MOA with NIA para parang partnership na gusto nila ay mag-deliver din ang electric cooperatives ng telecommunication para daw sa kanilang national broadband, yung pre-public Wi-Fi. So inupost po namin yon, nagpatawag sila ng meeting noong February 15, 2019 sa Davao, kasama si General Rio sa meeting na inatenan ko sa Menseng Hotel. At inoppose ko doon dahil sinabi ko the mandate given to NIA and electric cooperatives is to deliver electrification and not telecommunication. Ang sinasabi noon ni General Rio, pwede silang magbigay ng fiber optics sa kanila para matulungan sila sa pre-public Wi-Fi. Nandun na ako. Pero illegal pa rin yun dahil kailangan, katulad kami, dumadaan kami sa butas ng Karayom para mag-apply sa NTC o kaya mag-apply ng congressional franchise para makadeliver ng telekomunikasyon. So yun ang naging dream nila. Sabi nga namin, ayusin na lang nila yung electrification nila dahil nga madalas may brownout. Alam mo naman yan, maski sa inyo sa Camarines Sur. Mm. Kung yun nga, hindi na lang maisaayos, maperpekto, papasok pa sila sa telekomunikasyon para makipag-compete sa amin.